I promise her to go with her because she will cook for me a pinakbit and milkfish. Na minarinate niya, marinated milkfish and then fried. Pero hindi ko siya siniput kasi alam mo na yung car ko kahapon, parang yung sounds niya, kinabahan ako kasi nag-iba yung sounds ng makina. And then umuulan pa. So I prefer to go back home kasi baka itirik pa ako ng car ko. Mahirap na kasi yung husband ko nasa work niya. Kawawa naman din, disturbuhin ko pa yun. Eh, nasa galit na, kalagitnaan pa siya ng trabaho niya. So, I prepared to go back home. Now, makulit yung friend ko na si Mrs. Elizabeth Ngayong Honaker. Now, papunta ko sa kanya kasi talagang tinira niya sa akin yung pinakbit daw at saka yung bangus. At saka, dadaan kasi ako ng modules ng anak ko. So, isahan na. Hindi ko itong friend ko na to. Talaga namang hindi niya makayanang hindi kami magkita. Mabait kasi ito, mga friends. Kasi, alam mo, nung nagka-COVID ako, doon mo malalaman na sino talaga yung mga tunay mong kaibigan. Na hindi mo in-expect na sila pala yung tutulong sa'yo. Kaya alam mo, maganda rin yung magtanim ka ng kabutihan, aanihin mo later on. Kaya, ano, ito na, inaani ko na yung tinatanim ko nung nagkasakit kami, tsaka may isa pa kaming friend na si Wendy, isang nurse yun dito sa Kuwait. Hindi ko rin, mabait siya talaga, pero hindi ko in-expect sa kanya na gagawin niya yun sa amin. Na yung ipagluto niya kami, namimili siya ng prutas, sinahatid niya dun sa bahay nung nagka-COVID kami. Yun. At saka yung isa kong auntie dito na si Rin Sarmento Turing. Mahal na mahal din ako nun. Saka syempre, tiyahin ko siya. My pretty auntie. Really, she's pretty. One day, I'm gonna post her picture, but I have to ask the permission if she wants. Kasi mahirap naman yung mag-post ako ng mga itsura ng mga friends ko na hindi ka mag-ask ng permission, baka ayaw nila. So, mag-respeto tayo, so you have to ask permission. Kung payag sila, ayan. Pero si Elizabeth now, kung makarating na ako dun sa bahay niya, magbi-video din kami. So, I'm gonna post YouTube. Mabait siya. Isa siyang iguruta. But really, she's really a kind heart. She's very kind heart and generous. Madaldal nga lang. Nakahanap ako ng katapat na madaldal. Okay? Ano, basta mabait. Kasi mas prefer ko yung madaldal kasi madali mong mahuli yung ugali niya. Tsaka totoong tao kasi prangka. Yun nga lang, minsan kasi friend mo, minsan pag may mali siya, ikukorek mo siya. Ganun lang yun. Huwag mo siyang anuhin kasi kukontrahin. Pagsabihan mo lang kasi ayaw mo rin siya na may kabanggaan, baka makakita siya ng mga dyan. Mas maigi na ngayon for this time, this COVID time, to be a good everyone. Para may peace of mind ka. Alam mo yun? Ako naman, kung sino yung ayaw sa akin, so I don't care. Sabi ko, hindi mo naman lahat na please lahat ng tao na magustuhan ka eh. Nasa sayo, at least nakikitungo ka ng maganda sa kapwa mo. Kakilala, friends, it's up to them. If they are talking behind your back, it's okay. Ganun lang yun. Importante, tao ka na nakipag-usap sa kanila, nerespeto mo sila, yun lang. Kasi, this time, pandemic, magkasakit ka, tapos mayroon kang mga
time na makakita ako ng post ng about 30, kukumins niya ng very bad. So, I really don't like it. Kasi, kukumins ka ng bad, okay, we have freedom of speech. But, nakinabang ka rin naman sa ano eh, sa magandang nagawa ni Duterte. Diba? Pag umuwi ka sa atin, magiging safe kayo. Kasi nga, ano na ngayon eh, medyo, sa totoo lang, ano, ang laki ng pagbabago sa Pilipinas. Compare mo noong mga dumaang mga presidente. So, appreciate mo naman, hindi yung puro ka na lang negatibo. Para ka namang walang aral, naturingan kang professional. Kung mag-comments ka, andyan na yung mamamatay tao. Hindi nga nagsalita yung mga naggawa ng case dyan eh. Kasi nga, kailangan mo nagsalita ka ng ganyan, kailangan may proven ka. Huwag kang dakdak ng dakdak, baka balang araw eh. Ano? Ano ka? Nakinabang ka rin naman sa gawa ni Duterte na kagandahan. Safe ka kung gumala kayo dun pag nagbakasyon. Safe na kayo, di ba? Wala ng mga drug addicts. Meron pa naman talaga, pero at least, kahit pa paano, nabawasan. Di mo naman kaagad-agad malinis-linis yan eh. Kahit bakit nalinis ba ng mga ibang presidente? Presidente yun? Hindi. Si Duterte lang nakagawa noon. Kaya, ganun na lang ang galit ko na magsalita ng pangit sa presidente. Oo, andun na ako. Loyal talaga ako kay Duterte. Pero, naging marespeto din naman ako sa dating mga naging presidente. Never akong nag-comments ng bad. Kasi presidente na yan eh. What? Kahit pa paano, yan ang pangulo ng bansa natin. Kahit wala man, may nagawa man silang maganda at more on, wala silang nagawa na maganda, eh ganun sila, namuno. So, huwag ka na lang mag-comments ng bad. Kasi, sa'yo din yun ang bagsak mo eh. Comments bad. Because you are bad. Nasaan ang pinag-aralan mo? Diba? Ganun. Sa bagay naman, ang ugali, wala yun sa pinag-aralan eh. Wala yun eh. Kasi, meron nga dyan na ano eh, na mga elementary lang, pero kung makarespeto sa kapwa nila, grabe. Mabait, marespeto. Wala yun sa aral. Sa akin, sa palagay ko lang, hindi yun sa pinag-aralan yung marunong kang respeto. Alam mo, ang pag-uugali kasi natin, ang galing yan kung sinong sa mga magulang, kung paano ka dinisiplina, ganun yun. Tulad ko, yung mga magulang ko, bata pa ako, lumaki na ako sa mga tiyahin ko. Siyempre, nandyan sa pagtuturo ng mga auntie ko na gumalang. Number one talaga gumalang, lalo na't may dumating na mga relatives mo, mga grandmother, grandfather, mga auntie. Kailangan talaga yung magmano. Kailangan. Tsaka ano, ganun, ang importante talaga yung marunong kang magrespeto sa kapwa mo. Number one talaga yun. So, yun lang. Kaya ako na-block yung isa kong friend, ganun lang yung reason doon kasi talaga ang reason ko. Although mabait siya, pero ayoko kasi yung ano yung supra ka ng manglait sa pangulo natin. Ayoko nang ganun. Bakit sino ka ba na manghusga sa kanya? Diba? Sa dami nagawa niyang maganda. Wala kang nakita ni isang gandang nakita na nagawa niya. Puro ganyan panlalait ang gawa mo. Parang hindi tama eh. Hindi tama. Kung wala kang masabing maganda, please shut your mouth. Para wala kang maging kalaban. Okay, freedom of speech, yun ang ipinaglalaban niya. Pero isipin mo naman kung gaano ka ka-safety pag umuwi sa Pilipinas. Nakinabang ka sa gandang nagawa ng Pangulo. So, kung hanggang ganyan ka, maigi pa na, i-block na lang kita kasi, i-block ko siya kasi, ano lang, magbabangayan lang kami sa ano yung sa comments. Ganun lang yun guys kasi ayaw ko talaga na nilapastangan yung pangulo. Kasi hindi kahit naman yung pangulo nila noon yung pangulo ko rin yun. Pero hindi ako nagko-comments ng pangit kasi
Nagko-comments lang ako ng pangit nung nilait na niya si Pangulong Duterte kay ano, kay Drilon. Kasi si Drilon taga sa kanila din 'yan eh. Parang ano lang ako, hindi ko nga dapat sinabi 'yon, pero sobra na kasi siya eh. Sobrang panglalait niya sa pangulo. Pwede naman na siyang ano, manahimik na lang. So 'yun lang. Maigi pa na hindi ko na siya ano, binlock ko siya para hindi na kami mag-aaway. Ako na lang ang umiwas kasi once na hindi ko kasi siya i-block, lagi siyang comments ng bad sa ano, sa pangulo. So nababasa ko kasi tapos ah, mag-aaway lang kami kasi ayaw ko nga talaga. Ganyan ako, sabi ko, sinasabi ko talaga sa kanya. Hanggat nakikita ko yung comments niya na mga pangit, at ako'y sasagot at sasagot talaga, hindi ako mananahimik. Nilalapas tangan yung pangulo natin. Ganun lang, guys. So, kung mga ganyan kasi sa akin, parang kahit sa sarili mo, parang di, wala kang respeto eh. Kasi ni Pangulo nga, hindi mo nare-respeto. Maraming nagawang maganda, pero ang dami mong nasabing pangit. So, bakit ba? Diba? Ayoko nang ma-stress sa mga ganyan. So, block. Block yung maigi pa. It's my decision to block. That's it. So, kung sino man dyan sa mga friends ko na magko-comments kay Duterte at nababasa ko, guys, expect nyo, hindi ako manahimik. Magsalita talaga ako. Kasi pangulo natin eh. Kailangan natin i-respeto. Diba? Kasi, pag nakita kasi ng mga ibang lahi yan na mismo tayo mga Pilipino walang respeto sa pangulo natin, paano pa sila re-respeto sa pangulo natin? Ni tayong mga Pilipino hindi nag-respeto sa pangulo natin. Parang ang pangit ng reputasyon natin. Ganun. Diba? My God. So guys, malapit na po ako sa bahay ng aking kaibigan. Diba, pag nagdaldal, hindi ko alam na ito na pala, nandito na pala ako. Hindi ko alam na malapit na pala ako, nakakalimutan ko yung ano yun. Mas maganda nga pala yung magdaldal ka habang nagmamaninaw kasi hindi mo nakakalimutan. So, bye for now. And please,